Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong mapagpalang araw. Tayo po meron ngayong morning devotion at nagpapasalamat po tayo sa opportunity. Ngayon po umaga, nais ko pong i-share sa inyo ang Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Sabi niya po dito, "See then that ye walk circumspectly, not as a fool, but as a wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is." Kikita niyo po sa talata ngayong umaga, nire-remind po tayo ng Diyos na kung tayo ay gagamit ng buong araw na to, maging matalino tayo sa paggamit nito at huwag maging mangmang, huwag sasayangin. Makikita niyo po ang relasyon ng salitang redeeming the time sa paghahanap o sa pagganap ng kalooban ng Diyos at yung pong pagiging matalino o hindi matalino nasa paggamit po ng time. So, nais ko pong i-share ngayong umaga is ito bang ginagawa po natin ngayon o gagawin mo sa buong maghapon is the best use of your life. Kasi kung hindi po ito ang best use ng iyong buhay, abay pagsasayang po ito ng panahong binigay sa iyo ng Diyos para mabuhay ngayong araw. Marami pong tao na hindi po masyadong ginagamit ng maayos o matalino ang kanilang buhay. Share ko po sa inyo ang tatlong bagay na pwede natin gamitin o gawin para maging matalino ang paggamit ng ating panahon. Number one po, mula sa talata, "See then that you walk circumspectly, not as a fool but a wise, redeeming the time." Redeeming the time, ibig sabihin po, learn to manage your time. Number one po, manage your time. Your life is time. Your time is your life. Ibig sabihin po, connected po siya. When we learn to manage our time, you will learn to manage your life. Kasi po, nasa paggamit po ng oras o ng panahon ng ating buhay, ang pagiging matalinong paggamit ng buhay. Tayong pong lahat ay binigyan ng Diyos ng pagbinila mo po ang oras, 168 hours per week. So, pare-parehas tayo. Pero ang nagkakaiba lang po natin ay kung anong ginagawa mo sa 168 hours per week na binibigay sa iyo ng Diyos. Pag sinayang mo ang 168 na oras sa isang week, sinayang mo ang buhay mo sa iyong gagawin. Kaya, kung magtatanong ka po, itong araw na to ngayon, paano kaya hindi ko masasayang ang panahon ko ngayon? Well, ang una mong tanungin, ito bang mga nakalinyang gagawin ko ngayong buong araw ay pagsasayang o the best use ng oras ko? Kasi kung yan ay the best use ng buhay mo, then that is the best use of your life. Learn to manage your time. Sana po, ngayong araw, pagbulay-bulayan natin at tanungin natin ang Diyos, Panginoon, ito bang mga gagawin ko ngayon ay bahagi ng misyon o purpose mo sa akin? Kapag opo ang iyong sagot, then that is the best use of your life. Number two po, mula sa talata, makikita nyo rin po na redeeming the time because the days are evil. Ang pangalawa po, hindi lang learn to manage your time, know what is essential and what is trivial. Ang ibig pong sabihin, para hindi umasayang oras natin, panahon ngayong araw na to, alamin po natin yung gagawin natin na essential ba. Pag sinabi pong essential, kailangan kong gawin dahil bahagi ito ng aking buhay. May mga bagay po na kahit hindi mo gawin, mabubuhay ka naman. Kahit hindi mo gawin ang bagay na to, wala naman pong kabawasan sa'yo. In fact, may mga ginagawa tayo na pagsasayang lang ng oras. Ito ba'y essential? So, pangalawa po nating pwedeng gawin para po sa paghahanap ng pagiging matalino, alamin mo kung ito ay essential sa iyong buhay. Ang mga epektibo at mga matagumpay na tao, natutunan po nila sa kanilang buhay na gawin ang lahat ng importante sa kanilang buhay at kaunti lang na oras para sa mga hindi masyadong importante sa buhay nila. Ngayon pong umaga, matutunan natin alamin kung ang ating gagawin ay importante nga ba at bahagi ng ating buhay. Well, hindi ho natin may eliminate ang mga bagay na hindi naman importante, but we can reduce
ang mga bagay na hindi importante at tumutok tayo sa mga bagay na importante sa ating buhay. Eh ang tanong, ano nga ba importante sa aking buhay? Doon sa sinabi niya, understanding the will of God. Tayo'y binuhay ng Diyos dahil sa isang purpose niya at hindi lang sa purpose niya, sa kalooban niya. Kung ating gagawin at ginagawa ngayon ay naayon sa kalooban ng Diyos, yan ang essential. Kaya tingnan natin ang mga listahan ng gagawin natin ngayong araw. At bilangin niyo po, at tingnan niyo at checkan niyo, alin dito ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay? Alin dito ang bahagi ng purpose ng aking buhay? Malalaman po natin kung anong essential at hindi essential na ginagawa natin. Ang ating lang pong hirap na paghahanap ay yung i-identify kung ito'y essential o hindi essential. Ang Biblia po ay nagsasabi sa atin kung anong mga bagay na dapat priority ng ating buhay. Hindi ho ba nasabi Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." That is essential sa inyong buhay. Unahin mo ang Diyos dahil siya ang essential na inyong buhay. Tingnan niyo pong listahan ng inyong gagawin buong araw. Kasama ba ang Diyos? Nandun ba siya? O mga nais ng Diyos sa iyong buhay, yun ho ang essential at dapat yun ang ginagawa natin. At kung hindi ho yun ang bagay na ginagawa natin, tayo nagsasayang ng oras. Sayang po ang 168 hours na binigay sa atin ng buhay para sa isang week kung ito'y masasayang. So learn to manage your time. Number 2, know what is essential and what is trivial. And number 3, pwede natin gawin, don't waste your time. Ang ibig kong sabihin, huwag mo nang sasayangin ang bawat minutong binibigay sa iyo ng Diyos. Do not settle for less, ang sabi nga nila. Yung mga bagay na pwede na yan, pampalipas oras lang naman. Alamin mo ang kalooban ng Diyos, ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Meron kang misyon sa buhay na to. Hindi mo tayo nilikha ng Diyos na para lang matulog, kumain, magtrabaho. May misyon tayong dapat ma-accomplish. Dahil isang araw doon sa langit na bayan, yun ang tatanong sa atin ng Diyos. Nagawa mo ba ang nais kong pagawa sa iyo? Kung hindi po, nagsayang tayo ng oras. So, huwag nating sasayangin. Paano hindi masasayang redeeming the time? Bawat oras na dumadaan, gamitin natin na may pakinabang naayon at naka-align sa kalooban ng gusto ng Diyos sa ating buhay. That is the best use of this life. Use it for the purpose and mission ng Diyos sa iyong buhay. So, isipin po natin ito para sa ating lahat. Sa buong ginagawa po, araw-araw, alin ang mas maraming bagay na may kinalaman sa purpose, sa mission ng aking buhay? Ilan? Kung may isang po akong ginagawa sa isang araw, ilan dyan ang may kinalaman sa purpose at will ng Diyos sa aking buhay? Pangalawa pong ating isipin, yung bang karamihan na ginagawa ko ay may kinalaman nga ba sa kagustuhan at kalooban ng Diyos? Number 3 po, pwede mong isipin at isipin natin yung mga, willing ka po ba na baguhin ang listahan ng gagawin mo at paggamit mo ng panahon ngayong araw na to para lang masunod ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Sabi po ng Ephesians 5:15-17, maging matalino sa paggamit ng ating oras. Lumakad sa buhay na to na matalino at huwag maging mangmang. Alamin mo ang kalooban ng Diyos para hindi nasasayang ang iyong buhay. Tayo nabubuhay dahil may kalooban ng Diyos. Kung ginagamit natin ang oras, panahon na hindi ayon sa kalooban, sayang ang buhay. Lahat ay comfortable sa buhay na to. At ang sukatan, paano naging matagumpay ang buhay mo, depende yun kung natupad mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Learn to manage your time, know what is essential and what is trivial, and do not waste your time. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na binibigay niyo sa amin. Oras upang gamitin namin ang buhay na to ayon sa iyong kalooban. Ngayong umaga, sana Panginoon, lahat ng aming gagawin ay naayon sa purpose at mission mo sa aming buhay. Patuloy niyo po kami ingatan, pagpalain. Sa iyo po lahat ng kapurihan sa pangalan na ay Panginoong Jesus. Amen at Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mapagpalang araw. God bless you.